Sinita naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ilang nagtitinda sa Commonwealth Market dahil sa pagbebenta ng ilang uri ng isda na bawal sa mga palengke. May ulat si Clayzel Pardilia. Pagpasok pa lang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Commonwealth Market, tumambad na ang matitigas at umuusok sa lamig na mga imported na isda. Tulad ng mga imported na pampano sa tindahan na ito, na ayon sa BFAR ay ipinagbabawal ibenta sa merkado. Saan po galing itong pampano ninyo? Naangkot din po namin sa... Kung inangkat po yan, imported po yan, hindi po yan autorisado sa wet markets. Tinta niya, mayroon na po din sa inyo na marami rin po nila masarap. Pagkatami naman. Kaya po mag-iikot kami, iikot din namin po ang merkado po. Sinita rin ng BFAR ang mga nagbibenta ng ulo at siya ng pink salmon. Ang import permit nito dapat mapunta lamang sila sa mga hotels and restaurants, hindi po sa ganitong mga pamilihan. Pero sa susunod po na operations, magkakaroon po ng pagkumpiska. Alam niyo po ba, sir, na bawo? Meron lang. Wala rin daw alam ang ilang customer, gaya ni Aling Corinne, na bumili ng salmon pang sigang. Favorite kasi namin dahil yung mga tinig niya, hindi siya matigas. Sabi ng ilang nagtitinda, patok ang imported pink salmon tuwing holiday season, kaya hirit nila. Sana December season tapusin kung pwede. Hindi na po possible ito po reiteration lang po natin ng batas po natin. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195, tanging mga institutional buyer gaya ng mga hotel, cannery o processor ang binibigyan ng permit para bumili at magbenta ng imported na pink salmon at pampano. Kung walang mga dokumento, hindi tiyak ang kalidad at kaligtasan sa produkto. Masama rin ito sa local industry. Pagka na-flood po natin yung nagkaroon ng maraming pampano, marami pong salmon, hindi na natin ma-stabilize yung presyo natin. At doon po, ang kawawa naman po yung mga maliliit na mangingisda natin because hindi na natin ni sila nabibigyan ng opportunity para magbenta po ng kanilang local products po. Mariing hinihikayat ng BFAR na tangkilikin ang mga isdang sariling atin. Para malaman kung sariwa, dito mismo hinuli sa ating bansa yung isda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ilan sa mga palatandaan ay medyo amoy dagat pa yung isda, makintab at hindi nangungulubot yung balat. Sa ngayon, galunggong, hasa-hasa, tulingan, makarel at moonfish lamang na may transport permit at import clearance ang pinapayagang ibenta sa palengke bilang pagtugon sa mababang supply ng isda sa harap ng closed fishing season. Babala ng BFAR simula December 4, kukumpiskay na ang mga imported na isda na ipinagbabawal itinda sa mga palengke, supermarket at online. Hanggang 8 taon na kulong at 80,000 pisong multa ang pwedeng harapin ng lalabag sa Administrative Order 195. Clayzel Pardilia para sa Bayan.